Hi guys, it's me, MJ. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, is gagawa na naman tayo ng pribagong video, which is this curl makeup routine. Okay, so siguro ito lang yung naisip kong gawin ngayon dahil wala ako naisip na pribagong makeup. So yung gagawin natin guys is ano, curl makeup routine. So ibig sabihin yan is magla-life makeup lang tayo, no? So siguro ito is para lang talaga sa babae. Okay, so yung gagawin natin is hindi naman siya masyadong mahirap. Almost makakaya nyo din. For sure guys, makakaya nyo to dahil hindi naman to mahirap. Gusto ko lang sana is kilay lang ganun. At saka lip tint or lipstick, yes, and then foundation and then highlight or blush on. So yeah, so kung gusto niyo guys malaman ito kung ano po yung school morning routine or school makeup routine ko, so keep on watching. So yes guys, nakaanda na po dito guys lahat if kung ano po yung gagamitin natin. So first is, wow, ang init. So first guys, syempre is magbe-base tayo or may pinkish collection. So ano na lang siya, konti na lang yung laman niya dahil ito talaga yung palagi kong ginagamit. So kahit ito po yung palagi kong ginagamit, nagpipinkish pa rin ako, I don't know. So apply lang natin siya guys sa ating T-zone, forehead, ayan, kung saan lang tayo, ano ba, kung saan lang tayo, nawala ko. I mean kung saan lang natin kayang lagyan, kung saan tayo nag-oil dahil yung base is nagbibigay tulong din niya para hindi po masira yung makeup natin. And then kung saan is meron kayong large pores or mga damages in your face, blemishes, etc. So guys, if kung magme-makeup kayo, di ba dapat light lang, dahil school lang naman yan. So ito lang yung gagamitin natin, foundation is my MAC Studio, yes. So marami pa yung laman nito guys dahil minsan ko lang to ginagamit kasi para sa akin is hindi naman siya talaga full coverage foundation, no, like mga ibang foundation dyan. So ito na lang ginagamit ko and then blend ko lang siya using our brush. Okay guys, so ayan, lagay lang natin siya. Gagamitin ko na lang siya ng kamay dahil ayaw na lang ma-blend ng brush. Usually guys, hindi talaga ito ginagamit kong foundation dahil hindi ako sanay, no? At saka bumabawi na lang ako ng powder kung ito yung ginagamit kong foundation. Minsan yung nagamit ko yung Dermacol, yung MAC. And then my MAC na isa, yung mas full coverage. Pero mas maraming nagsasabi na, ay, ang sobrang puti, ganun. So, minsan ito na lang. Ayan. Let's proceed guys sa pang set natin, which is the Avon True Color. So, yes guys, ito po is my second Avon na binili, no? Yung isa is naubos na siya dahil hindi po ako bumili ng refill. So, ito is another shade guys. So, iba rin po yung shade nito kasi last time, diba? So, ito yung ano natin ngayon, loose powder. M110. So yung nakalimutan ko, if kung ano po yung isa na binili ko last time. Okay guys, so I have my advice, no?
or para makatulong din ito sa inyo. So if you don't have powder or something foundation, pwede kayong gumamit ng pulbo, okay? Pulbo or something powder na makakaset ng inyong foundation dahil hindi naman yan importante kung anong gagamitin yung foundation for your eyes, diba? So, pwedeng pulbo, pwede rin pulbong foundation, okay? So, magkaiba yun. Okay, guys, let's proceed to our brows. Okay, so, meron kayong dalawang pwedeng gamitin na brows. If kung you don't have Anastasia na brow gel or the pomade or pomade, I don't know. Pwede nyo gamitin pencils, powders, diba? So, yung makakakaya nyo lang sa budget nyo, pwede yan. Yung pwede nyo lang mabili for yourself, diba? So, pwede nyo yung magamit, okay? Okay, so, kung magagamit kayo ng pomade, guys, turuan ko kayo, ha? First, kuya, kuha kayo ng product, si ano lang, konting amount lang, and then, yung maraming amount or yung mga access, yan, first, dito nyo lang siya ilagay sa may, sa may last part ng brow nyo, and then, blend nyo lang siya, yan. So yes guys, as you can see is dark shade na siya. So para ano ba yung term or maging lighter shade siya dito and then maging dark yung makikita niyo sa iba. Lagay niyo lang siya dito. Yan. Kunin niyo lang yung mga excess na natira dito sa brush. Then blend niyo siya ulit, yan. And then pagkatapos lagay niyo dito. Ayan. Ayan. Yes, perfect. Okay, perfect. So, for the concealer naman, guys. Okay, so ang sakit pa ng labi ko. Sorry. Gagamit kayo ng gel again or the wax concealer. Hindi kayo gumamit na or wag kayo gagamit ng liquid concealer. Okay. So, ito. So, first, i-apply nyo siya sa may down or sa ilalim ng brows nyo. Yan. So, hayaan nyo siya kung nasobrahan yung paglagay nyo. Okay. So, yung natira or yung excess again, para hindi po siya mas magasto sa may concealer, yan po yung nilalagay nyo sa may taas ng brows nyo. Okay, yan. Para mas hindi siya makita, para magiging highlight lang yung ilalim. Okay guys, tapos na po yung ating kilay. So, blend tayo ulit, no? So, kuha lang tayo ulit ng brush. And then, if kung may mga kayong parang naging cakey, ganon, or something hindi siya maganda, blend nyo lang. Ayan. Blend nyo po yung inyong eyes. Ganon. Ayan. Perfect. Taas naman. Ayan. Yes! I love it! But, hindi pa yung finish. Ganap rin ako dito ng brush. Charot. Okay. So, if kung may spoolie kayo, ito po yung spoolie. Yan. Yan. Ito po yung spoolie. Blend nyo po siya sa inyong dito, sa brows na to. Yan. Blend nyo lang siya. Yan. Para mas maging light pa siya, no? Yan. Gawin nyo lang lahat para maging light lang ito. Charot. Okay guys, so let's proceed sa lips. Okay, so dalawa po yung ginagamit ko.
minsan itong kit, yan. So, sobrang pula nito. So, minsan ito yung ginagamit ko para maging, ano po siya, maging lip tint na style. And then, yung isa is yung MAC. Okay? Yung MAC pong parang orange, ganun. So, yung mas bet ko pong gamitin is itong MAC. Kasi para maging light lang siya. But, if you don't have na ito, yung kit na Revlon. I'm sorry guys, hindi pala siya Revlon. London. Okay, yung kit or this MAC or itong cosmetics, pwede po kayong bumili ng mga clay blush, ganon, para multitasking yung kanyang dala. Pwede niyang gawing blush. So, ayun, mas prefer or mas pipiliin ko yung paggamit ng ganito. So, hindi mo siya pwedeng i-apply na parang lipstick. Okay, dito lang siya sa inner. Yan. And then, gamitin nyo lang po yung hand nyo ng ito. Yung, well, hindi nga nun na. I mean, yung ito, dahil ito po yung walang force na malakas. So, tap-tap lang natin siya. Okay guys, so this is our makeup or for our school makeup routine. So if kung gusto niyo pong ma-blush on kayo, so go. Yung meron lang po akong isang sasabihin na kung pupunta kayo sa school or sa inyong eskwelahan or sa paralan. Okay, sa paralan. If kung ganito po yung mukha nyo, huwag kayong mahiya, okay? Show, gawin nyo if kung ano yung gusto nyo, okay? And then, huwag kayong maghiya or huwag kayong mahiya if kung ano po yung sinasabi ng mga tao sa inyo. Huwag kayong magpadala na magpapadala. Ano ba yung term? Huwag kayong magpadala sa sinasabi nila na ay ganon. So, if kung ano sinasabi nila, go lang. Dahil ako, ganito po ako. Yes, lalaki po ako. And then, marunong po ako magkilay. So, what? I don't care. Okay? So, kahit ganito po yung mukha ko, pumupunta ako sa paralan. Kahit nasabi nila ako, ay, ganon, yung kilay mo, ganon. So, I don't care. Wala akong pakialam if kung anong sinasabi nila. Dahil alam ko if kung ano ako. Malinis ako, ganon. So, kahit sabihin yung bakit ka merong kilay or something, madang kilay ka ba, ganon. So, I don't care. Natatawa lang. Tinatawa na ko. So, okay, guys. So, if ko nakatulong yung advice ko and then my makeup routine for the school. So, thanks for watching. And then, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga aking panibagong video is upload and update. So, don't forget to like and comment down below if kung maganda yung face ko ngayon. Bye, guys!